sinusunod. Tama ba? Amen. Balibhasag kasi na mas convinced tayo sa nakikita. Okay, masyadong seryoso ang mukha niyo. Ang aim natin, okay, ito yung ngayon sinasabi ko. Ang aim natin sa topic na ito is for us to be followers of the word, not of the bad examples. Nasusundan niyo po ba ako? Ang susundin na po natin is yung word ng Lord, yung message ng Lord, hindi yung messenger. Amen. Pero sa totoo lang, sino sinusunod natin? Yung message o messenger? Yeah. Walang problema yon kung ang messenger ay namumuhay sa message na ipinapayag niya. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 4, bago yung 1 Corinthians, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, test all things and hold fast on what is good. Suriin na po natin ang lahat ng bagay, pakinggan ang lahat ng bagay, tingnan ang lahat ng bagay, pero kung ano yung mabuti, yun ang ikikip mo. Amen. Ano ang ikinikip ng tao? Yung mabuti ba? Hindi, yung chismis. Yung chismis patungkol lalo na sa pastor, patungkol sa isang lingkod ng Lord, hindi nila makalimutan at ang bilis kumala ni kahit walang Facebook, ni kahit walang YouTube, ni kahit walang text, ang bilis kumala ng chismis, pero pagdating sa Word of God, ang hirap kumala ni hindi nila ma-post, hindi nila ma-text. What's going on? Nag-uumpisa na lang po ako. Sa sabi ng 1 Corinthians 11:1, kung ang pamumuhay ng mga lingkod ng Diyos ay sumasang-ayon naman, sinusunod naman nila ang kanilang pinapangarap, they just don't talk the talk, but they also walk the walk. Sabi ng 1 Corinthians 11:1, imitate me just as I also imitate Christ. But if the messengers, if the pastors, if the preachers do not live on what they preach, do what they preach and do not do on what they do. Do not do according to their words. Yes. May kausap ba ako? Okay, salamat ito. Okay, unang punta na rin bigyan pagsin, who are the strengths and the Pharisees? Ha? Teachers of the law, very good. Priest? Ah, hindi po sila priest. Pwede pakialis ng ito, please. Hindi niyo alam ang sino ang mga scribes and Pharisees? Okay. They were the experts of the law. They were the interpreters of the law. They teaches the commandments of the law. Thank you. Medyo mas maliwanag. Nasusundan niyo po ba ako? Kung mga po may katanungan ka patungkol sa Biblia, huwag mong tanungin si Suriano, huwag mong tanungin kung sino-sino naman. Magtanong ka sa scribes and Pharisees because they are the experts of the law. They are the interpreters of the law. So, Exodus 18:26, so they judged the people at all times, the hard cases they brought to Moses, but they judged every small case themselves. Nasusundan niyo po ba ako? Maliwala ba yung punto kong sabihin? Gusto sabihin, ang Moses seat na tinutukoy po dito is the wooden pulpit where Israel stood to preach. Kumbaga, ang Moses seat sa gawain na ito is ang pulpito. Bakit dito sa pulpito na ito ipinapangaral ko ang salita ng Diyos? So, hindi niyo po ba napapansin, kahit sinong tumatayo dito, he has the authority from God na dapat natin pakinggan. Amen. Pag ganyan-ganyan lang yan si Brother Bal, pero ako'y tuwang-tuwa dyan. Pero mo, ayun po lang po, nakukuha niya lahat yung sinasabi niyang to follow our call. Calling. Amen ba? Okay, tingnan natin ang gusto sabihin ng Nehemiah chapter 8 verse 4. So Ezra the scribe stood on a platform of wood which they had made for the purpose. Ang pulpito daw, or ang pulpit sa kanilang kapanahonan is a platform. Tama ba ako? Platform o
of wood built for that purpose. Ano ang purpose? Para ipangaral ang salita ng Diyos. So once na tumayo ang isang tao dito, he has the authority from God na sabi ng Luke chapter 10 verse 16, ang nakinig sa sinugo ko ay nakinig sa nagsugo sa akin. Nasusunan nyo. So once na in-ignore mo ang preacher, once na in-ignore mo ang messenger ng Lord, you are not ignoring me, but you are ignoring the God who sent me. Amen. So ganyan po ang nangyari sa scribes and Pharisees, they sit on Moses' seat. Sabi pa na Acts 15:21, for Moses has had throughout man generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath. So ang Moses' seat po sa Acts chapter 15:21 ay ang synagogues. Tanong kayo, ano yung synagogue? Mali po. It is a place where it's just like a hall where the word of God has been preached. Amen. Hindi tayo tututok ng doon. Okay. Ang scribes and Pharisees pa, Malachi 2:7, for the lips of a priest should give knowledge and people should seek the law from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Ako ba messenger ng Lord? Amen. Si Brother Val ba messenger ng Lord? Amen. Lahat ng tumatayo dito, messenger ng Lord as long that they are preaching or sharing the word of the Lord. Amen. Amen. So, the scribes and the Pharisees are the messenger of the Lord. But the worst thing is, sabi ng Lord, dahil messenger ko sila, pakinggan nyo ang sinasabi nila, sundin nyo ang sinasabi nila, huwag nyong tularan ang ginagawa nila. Masaklap yun. Yes. Okay. Ganito naging problema. Okay. Therefore, whatever they tell you to do, observe them. Yes. Their office is just and honorable. Akala niyo po ba madali mangaral sa ng salita ng Lord? Akala niyo ba madaling mangaral sa mga tao na especially may pinag-aralan o especially may kita? Hindi ganun kadali mangaral. Akala niyo ba madaling maging pastor? Hindi po. Hindi ganun kadali. Ang pagiging pastor o panawagan na nagagaling sa Diyos, our office is just and honorable. Okay? Gusto ko pong sabihin dito, there are not false teachers like these days. Sa kapanahon ngayon, ang dami nangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay totoo. Marami dyan, Ricky. Marami dyan. Meron na akong narinig, sorry na lang, sabi niya, kung gusto mong maging pastor o gusto mong maging mayaman, magpastor ka. Hallelujah! So tingin niya, naglilingkod sa Lord God? I don't think so. Businessman. Nagpastor pa. So ang gusto niya sabihin, kung gusto mong mga yumaman, magpastor ka, gagawin niya, kukurakutan niya, i-export niya yung mga taong umaatid sa fellowship. Okay? They told the people to apply the law to particular cases. Example, sa John chapter 8 verses 3 up to 5, mayroon pong babaeng nahuli sa pakikiapi. Nasusunan niyo po ba? Baka magtanong ito mga bagong tubo, what is pakikiapi? Adultery. Ayon sa law ni Moses, who anybody who has been caught doing adultery, anong gagawin? Batuhin ng ano? Batuhin ng bato, hindi tinapay. Batuhin ng bato hanggang kailan? Hanggang mamatay. So, sabi ng mga Pharisees, ano ngayon ang masasabi mo? But they were doing it to test Jesus. Sabi ni Jesus, ang sino man sa inyo walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Lahat sila umalis. Nauna yung matanda. Bakit? Kasi mas marami yung kasalanan nila. But what I'm trying to say is, yung mga scribes and Pharisees, they want to teach the people to implement or to obey the word of God in particular cases.